Ang kwento natin ngayon ay malapit po sa aking puso. 2011 ang makilala ko ang isang bata na may iniindang malubhang sakit. Tunghayan po natin ang pakikipaglaban ni Cedric Ocampo sa mga dagok na dumating sa kanyang buhay. Tao po! Tao po! Hello po, ma'am! Hello po! Hello, Cedric! Hello po! 12 years in the making ang istoryang ito. 11 years old si Cedric Ocampo noong una ko siyang makilala nang personal siyang sumulat para dumulog sa lingkod kapamilya. Kaarawan ni Cedric ngayong araw pero hindi niya alam na nandito tayo ngayon at meron tayong sorpresa para sa kanya. September 2011, yes po. I saw a very fragile child. Anong pakiramdam mo nung time na yun? Ang tandang-tanda ko po nun is yung parang feeling po na malungkot po ako kasi hindi ko po nagagawa yun. Usually ginagawa po ng mga kaedaran ko. Tsaka yun din po, yung sa physically din po na nararamdaman ko rin po, sobrang bigat din po sa pakiramdam kasi hindi ko pa po ako nakakaranas ng ganun po before. Ang sakit panoorin na namabaluktot ang batang si Cedric sa hapdi ng sugat sa kanyang tiyan. Mula sa operasyon dahil sa ruptured appendix. Nagsimula sa pagkirot ng kanang bahagi ng tiyan, hindi raw agad na diagnose ang appendicitis ni Cedric. Eh anong cause? Ang sabi po doon, it's either mga microorganisms po like bacteria, parasites, even viruses na pwede pong mag-cause ng infection sa large intestine and even doon po sa daanan, doon po sa junction ng large intestine and the appendix. Nang pumutok na ang kanyang appendix, hindi rin siya agad na-operahan. May mga nakasabay po ako na nasaksak, na baril, na aksidente. Eh pag sa ano po, sa triage po, kumbaga po sa triage po ng hospital po at that time, mas pinaprioritize po nila yon kaysa po sa akin na appendicitis. So, nasa operating room po ako ng 7 o'clock ng umaga. And then, na-start lang po operation around 12 ng tanghali. Hirap maging mahirap na nakakainis. Opo ma'am, actually. Kahit marami kang gustong gawin, kahit marami kang kung medyo hindered ka ng finances. Nag-agaw buhay si Cedric. Naging sobrang critical po ng condition ko. Almost to the time na tinaningan po ako ng oras na if 7 p.m. hindi po ako mag-respond sa medications and treatment, parang magiging almost zero chance na po ang recovery ko. Baka wala na po ako ngayon. Naniniwala si Cedric na isang milagro ang nagligtas sa buhay niya. Wala daw po akong katabi during that time kasi si Mama at si Papa po nasa labas. Parang may inaasikaso po about po sa condition ko, sa treatment ko siguro yan, ma'am. Na yun po, meron pong humawak sa ulo ko, may naano po akong light. And then maya-maya po, parang bumalik po yung consciousness ko completely. Pero yung katawan ko po, sobrang hinang-hina pa rin. Sobrang saya kasi po nasa bahay lang po ako ngayon. Tagumpay man ang naging operasyon niya, mahabang panahon daw ang gugugulin bago tuluyang gumaling. Ninakaw daw ng sakit ang kabataan ni Cedric. Bakit sila pwede, ba't ako hindi? Ba't ako hindi? Kumbaga bakit? Parang sila, kumbaga parang ang ano ko eh, ako gustong-gusto kong mag-aral, pero bakit hindi ako makapag-aral? Ako gustong-gusto kong gawin yung ganito, yung ganyan, pero bakit hindi ako nabigyan ng opportunity? Maraming iniwang latay ang naging sakit kay Cedric. Itong tatlo, ma'am. Naging ano na po siya? Naging mark stars. Na yes, ma'am. Triangle po, ma'am. Dahil sa kakatusok sa'yo ng bata. Yes, ma'am. Andito po ako lagi for IV. Tatlo po yun, magkakasabay-sabay. Tatlo po dito, tatlo sabi. Minsan po, kinakuhanan pa po ako dito. As in, halo-halo po. Ang mga markang simbolo ng pinagdaanan, nagsisilbing paalala sa kanya ng gusto niyang marating. Ang dahil mo pinagdaanan all at the same time. Yes, ma'am. Yung feeling na yung nagkahalo-halo po ang physical, mental, spiritual na burden po. If papipiliin po ako if hindi ko na po siya maranasan ulit or kumbaga maranasan ko pa rin po. Mas gusto ko pa rin po siyang maranasan. Kasi kahit na ganun po yung nangyari, yun pa rin po yung nagbigay sa akin ng purpose in life. Yun po yung talagang nakapagpatibay po ng parang nakapagpalinaw po kung ano po talaga yung mission ko po sa buhay, kung bakit pa po ako nandito. Inabot ng halos 5 taon bago lubusang gumaling si Cedric na nakaapekto sa pag-aaral niya.
taong 2015 na nang muli siyang nakabalik sa eskwela. Ilang years kang delayed? Mga nasa 8 years, 7 years ko yung delayed. And then, yun po, through alternative learning system po, nahabol ko po siya. Naging eligible po ako na makapag-college. Ngayong taon, nagtapos si Cedric ng Bachelor in Medical Laboratory Science sa Our Lady of Fatima University, Laguna. Dahil sa pinagdaanan noong bata, gusto niyang maging tulay sa mas agarang pag-diagnose ng sakit. Magiging on time po ako hanggat maaari, especially kapag urgent po yung mga tests na papagawa po sa akin, especially pag life and death situation na po. Kasi ganun po ka-crucial yung trabaho po namin. Kumbaga, hindi po magkakaroon ng diagnosis and treatment ang patient kung hindi din po dahil sa amin. Kasalukuin niyang tinatapos ang clinical internship sa AFPV Luna Medical Center. Pangarap niyang maging isang pediatric surgeon. Siyempre, yung pinagdaanan ko rin po, meron pong involvement ng surgery, tapos bata pa po ako noon. Ang gusto ko lang din pong maano is gawin ko po yung lahat ng pwede ko pong magawa in my part para wag na pong maranasan ng mga batang katulad ko po yung mga naranasan ko. Hindi biro ang landas na tinahak ni Cedric sa buhay. Taimtim ang kanyang pasasalamat sa mga taong nasandalan sa oras ng pangangailangan. Unang-una na ang kanyang pamilya. Kami po yung labas na nagagalak at tututuwa po sa ngayon. Hindi po namin akalain po talaga. Sa parents ko naman po, ma'am, sila po yung biggest inspiration ko in life. Lahat ng mga ginagawa ko po sa buhay, lahat po ng mga aspirations ko, lahat ng mga gusto kong ma-achieve in life, lagi ko po dinededicate yun sa kanila. Kasi hindi po matatawaran yung naging sakripisyo po nila para sa akin. Binigay po nila lahat-lahat. Sobrang thankful lang sa maraming bagay po, sa mga tumulong po sa inyo po, especially ma'am. And siyempre number one po kay Lord. Kasi pinadala niyo po yung mga taong katulad niyo po sa buhay ko po para yun po, magsilbing somewhat liwanag sa akin ng mga time na nangangapa po ako sa dilim. Ngayon naman po, sana po someday ako naman po yung magsilbing liwanag para sa iba.